So nandito tayo ngayon sa isang panibagong episode. Titingnan natin itong sasakyan ni paring Seb. Anong year model to, Tol? 2007 Honda Civic na 1.8S. Ayan. Pag-uusapan natin dito kung ano yung experience niya rito sa sasakyan niya na to, yung kanyang mga gusto at saka mga hindi gusto. Disclaimer lang mga kaibigan, ano, hindi tayo maninira rito, ha. Kailan tayo ng insight sa mga halimbawa sa ganitong sasakyan yung mga gustong bumili. At para meron kayong idea. Ayun, kung ano man po yung masabi ni Mr. Janseb dito sa kanyang sasakyan, yun po yung experience niya. Experience niya, yun yung gusto niya dito sa sasakyan niya. At saka yun din yung ayaw niya dito sa sasakyan niya. So kung gusto niyo marinig yung mga experience niya, panoorin mula umpisa hanggang dun. Game. Magandang araw, Mr. Janseb! Pinaka-poging kaibigan ko dito, mga kaibigan. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Normal lang. Okay, normal lang na usapan, ha. Napakaganda. Kailan mo na ano to, nakuha? Itong January lang, 2021. Eh, second hand. Second hand nga lang. Kaya nga January lang. Wala na tayo makukuha ang gantong brand new. Oo. Kwento mo na sa amin. Saan na yung pinakamalayong narating nitong sasakyan natin? Bataan pala. Bataan. Ano yun, di ba? Mga curb-curb din yun. Diretso, kaya pataas lang may mga lubak doon. Gano'ng kalaki yung ano nito, yung makina? 1.8S. Okay. So malakas? Oo. Sa mga gusto ng malakas yung hatak, yung walang bitin, ito talaga, hindi ka bibitinin. Eh kung mo, ano nga to, second hand mo to nakuha, wala ka bang nakuhang or mga nararanasan na mga problema as of now? Kasi 2007, ano? So sa 2017, ano na siya? 10 years. 10 years, no? So plus 4 years pa. Na. So 14. Eto, tip lang din sa mga bibili ng second hand. Kung halimbawa, kukuha kayo ng second hand. Halimbawa, hindi ka rin maalam, mas okay na magsama ka ng may alam or mekaniko. Pagka kasi bumili ka ng second hand, yung mindset nyo, huwag nyo alisin na may papagawa kayo, may papaayos kayo. Siyempre, second hand dyan, mas okay na paayos mo muna yung mga dapat paayos para at least pagka ginamit mo, ano ka, confident ka sa sasakyan mo na nabili. Having said that, no, yung mga sinabi mo na yan, nung binili mo to, ano na yung mga pinagawa mo? Pinapalitan mo, ganun? Una, siyempre, kasi pag ako nakabili sa sasakyan, papachange oil ko kagad eh. Ayun, pinachange oil mo muna. So una kong naramdaman dito, yung shock sa likod. Dahil pandemic, nagtipid tayo, pumunta ako sa Kapalangan. Ah, Kapalangan, no? Shoutout sa mga taga-Kapalangan dyan. Yung isang side lang sa likod, manipis di goma. Since magpapalit din naman akong goma, binilang ko na ng mags. Ayun, so... para sabay. Ang stock kasi nyan, ani? 16. Yun, ngayon? Pinalitan ko ng 18. 18? Eh, din numipis yung gulong. Ang tiis pogi lang talaga. Kumaldag siya. Oo, kaya lang kasi pagka ganyan kasi yung mags mo, hindi ka rin basta bara-bara sa lubak. Sa fuel consumption naman, kuma 1.8 siya. Ano makasasabi mo? Tiis bulsa rin. Tiis bulsa. Mga more or less, mga ano, ilang kilometers per liter yung kayang sudak mo. Kung medyo conservative ka tumapak, yung tinitipid mo, sabi natin yung RPM, ginagawa mo lang mga 2,000 to 2,500. Mga 8 or 9. 8 or 9. Pero sa experience ko, hindi ko nakukuha. Hindi mo nakukuha, mas mababa pa. 9 ngayon eh. Ah, mas mababa pa. 8, ganun, 8-7. 8-7. Siguro may kailangan pa akong ano, like tune-up ganun. Yung palit, spark plug. So mayroong ditong mga mekaniko na mga nanonood dyan. Comment nyo sa baba kung ano yung pwede niyang gawin. Ano? So although meron naman siyang alam, baka naman makatulong pa yung ibang mga nanonood, mga mekaniko. Comment lang kayo dyan sa baba. Yung ano lang siguro, yung pinaka, ano niya? Clutch pulley. Clutch pulley. Yung sa compressor ng aircon. Diba, ano yun? Compressor, tapos may yung pinakaulo, yung butumitik. Bakit? Bakit mo pinalitan? Ano yung nangyayari? Parang nasira yata yung magnetic, tapos yung bearing. Pagka nag-engage yung AC, yung aircon. Maingay. Parang may kumakatok. May isasuggest mo pa ba dun sa mga tao na bumili sila ng ganitong unit? Depende sa budget nyo. Kung halimbawa, milyonaryo ka naman. Bumili ka ng bago. Ngayon, suggestible ba yung ano? Yung 1.8. Oo, 1.8 at saka Civic. Laging ano yan eh. Laging kung ano talaga yung personal na gusto mo. Kaya ka bibili na Honda Civic. Kasi lagi mo tatandaan kasi gusto mo. Sabi natin yung budget mo ano lang, saktuhan lang. Meron ka mga 400,000 yan. Tapos nag-iisip na, uy, meron akong 400,000, makabili kayo ng sasakyan. So, brand new ba o second hand? Hindi nyo kailangan sundin, pero personal na opinion ko lang, mas okay bumili ka na lang ng second hand. Bumili ka ng second hand,
At marunong ka tumingin, o may kasama kang mekaniko, naka-tsempo ka rin ng matinong seller na hindi... Hindi manluloko. Oo, sinasabi ko ano talaga yung issue. Uh-huh. Hindi ka naman gagastos dito every month. Oo. Kung halimbawa may pagawa, tulad ko, may pinagawa ako doon nga sa clutch pulley, hindi naman every month papagawa ko yun. Ano yung naging dahilan mo? Bakit ito yung... Bakit? Honda Civic. Oo, Honda Civic na yung kinuha mo. Nanggaling kasi ako sa Altis muna, 1.6 engine. Eh, tapos nag-PS ako 1.3. So from 1.6 engine kasi, nag-shift ako na 1.3. 1.3? Medyo parang naanuhan ako, nalataan. Ayun. Although, no, hindi ko sinisiraan yung BIOS, ha. Kasi talaga naman eh, 1.6 to 1.3. Kino-compare lang natin ano, yung makina. Kumbaga, nasanay ako na 1.6 tapos nakapag 1.3 ako. Medyo nabibitin ako sa ano ko, ha, sarili kong opinion, ha. Tapos bitin binenta ko yung BIOS, ito ko naman tero. Tero, 2. Ano yun? 2.4, 2.5. Ayun, malaki talaga ang makina. Ang problema na dali tayo ng pandemic. So yun na nga, guys. Mga kaibigan, yung tanong niya, bakit ito yung napili ko after kong benta yung Montero. So favorite yung pinili ko kasi nga gusto ko malaking engine. Yun. So depende talaga sa preference. So personal pa rin na ano nyo nga, yung kung ano gusto nyo. Kasi mahirap naman yung pipili ko ng hindi ko gusto. Nung binenta ko yung Montero, gusto ko Civic yung malaki engine para hindi ako mabitin. So kahit medyo masakit siya sa gas, ang importante yung binili nyo, gusto nyo. Mahirap naman kasi yung masakit na nga siya sa gas, hindi mo pa gusto yung binili mo. Yung 2007 kasi na Honda Civic, hindi ganito yung bumper niya. Nakaano kasi ito eh, nakapang 2011 na pinalitan mo, ikaw nagpalit. Hindi, nakuha ko na ng nakaganyan. Okay. Tsaka yung taillight sa likod, hindi octagon, kung yun kasi tawag nila octagon. Parang start yung ganitong bumper, kundi 2000 into 2011, 2010 to 2011. Naka-LED rin yung fog lamps ko. Pinalitan mo ng kulay dilaw to o nakuha ko ng nilagyan ko lang na ano, ng film. Ako na nagtigil. Okay, so ito yung mags na sinasabi mo, no? Bali, this yung option na to. Tapos ito ay 225/40 CR rim 18. Front brake mo ay disc brake. Yung likod parehas disc. Parehas disc brake. At nakita ko meron ka na ritong ano, ha? Meron ka na ritong side skirt. Ay, nandiyan na ba 'yan nung kinuha mo? Wala, stock lang 'to. Bali ako na nagpakawit nito. So, shout out kay ano, John Paul Salazargo. So yung pinaka shop niya is ano, JT Customs. So, ito kasi kasama ng pintura. So, expect nyo, ano, gagastos kayo mga 4,000 may ikit. 4,000? Eh, murang-mura lang. Kayang-kaya ng kasama gustong magpapuha. Kasama na pintura. Sa kakabit, siyempre. Kayang-kaya yan ng mga gustong magpapuha. Di ba? Bali, ito. Dagdag, ano, gastos. Dagdag gastos. Magkano yung gastos mo rito? So, ito, kung bibilin yung bago, makakita kayo ng mga nagbebenta nito sa mga shop. Siguro hindi bababang 3,000. Tapos ano siya, flat black, wala pang pintura. Ano pa, pipinturahan pa nila? Oo. Pagkano yung nagastos pa rito? Dahil practical tayo, naghanap ulit tayo sa ano, mga nagbebenta lang. So second hand to? Oo, second hand. Okay pala. Siyempre, papaprint dito. Pinapinturahan ko. Pero ano, may nakatipid pa rin kahit pa paano. Magkano? Sabi natin, basta na, lagpas 1,000, sabi 1,500. Oh, 1,000, 1,500, wala mo. Sipag lang sa pagkahanap. Para maging pogi yung sasakyan natin. Nakakabit na rin yun. Nakakabit na rin. Connect na to. Nakuha ko na siya na naka-monitor. Tapos meron na rin dito. Nakapunta talaga, medyo sporty look eh. Tsaka pag medyo magpipiknik kayo, lamesa yan. So ito yung sinasabi ko kanina, ano siya, octagon. Pang 2000 ano to? 11 to 12. Ah, ito. Pang 2011 hindi na rin. Hindi siya pang 2007. Okay. Tingnan natin kung ano yung experience dito sa loob. Sige, drive mo na, paring Seb. Let's go! Yung cambio niya rito sa loob, parang sobrang compact. Yung kanyang handbrake nasa harapan lang din. Ayun, nasa tabi lang din ng mismong cambio. Ayan. Tapos maliit lang ano, baba. Oo. Parang napakadaling i-drive lalo na siguro ng babae. Madaling-madali lang. Okay, so ngayon masarap naman dito sa loob. Kasi 'di ba yung suspension niya kahit hindi naman ganoon kasama, 'di ba? Okay naman, oo. Tama. Sa aircon, wala ka pang pinapaayos? Yun nga, yung ano lang, yung clutch pulley na ano. Ayun lang talaga. Pagdating naman sa ano, sa ingay, normal, tahimik din naman. Pag tinapakan mo. Pag tinapakan mo, ramdam mo na maarangkada talaga. Lalo na kung halimbawa, galing ka sa inyo, maliit na makina, tapos tatapa ka dito. So, maano ka talaga. Magugulat ka. May ellipse ka. Ayos, ano.
Maganda batak mo. Overtake pa. Hataw tayo isa. Ah, sige, hataw natin. At masunod tayo kasi dito. Wow! Oo, oh, yun oh. Inovertakean namin yung Montero. Oh, baka mamaya madahay-dahay. Kinakabahan ako ba? Ayos, ayos, ayos. Maganda. Maganda yung takbo. Ayan, nalubak tayo ng konti. Okay naman yung lubak. Okay. So, yun lang yung ano, kumbaga, masasabi kong isang advantage nung malaki engine mo. Halimbawa, medyo talagang brusko kang mag-drag nung overtake ka ng overtake. Sa bitinan, medyo hindi ka mapapahiya. Okay. Medyo pag halimbawa, alanganin pa at dumiin ka talaga, ibibigay niya pa rin. Kada tapak mo, binibigay niya eh. Oh, sige, sige. Sana all. Sana all. Ano? Okay, so ngayon, ako naman na magdadrive. Okay, testing natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, napaka handy or napaka compact nitong tawag dito handbrake, ano? Yung mga pwesto niya. Yung mga pwesto niya napakadaling parang ayusin. Oh, isa rin din yun sa napansin ko. Yung iba kasi ayan, parang na ano ka, nasa nandito, diba? Oo, nandito sa ano, tapos yung iba nandito sa manibela. Pero ayan, ito nga, hindi pangkaraniwan dito parang, yan. Pero dito kasi nasa harapan lang. Galing. So, parang hindi mo kailangan i-stretch yung braso mo, no? Nakambaga dito lang. Mm-hmm. Yeah. Wow. Ako naman mag-interview sa'yo. Di ba, ikaw, Wigo. Anong masasabi mo? Eh, ito, sa formahan, oh, eh, siyempre si Wigo 1.0 eh. Ibang-iba talaga yung hatak dito. Kasi siyempre, katulad nga ng sinasabi ni paring Sef, ayan, hitaan muna natin sa lupang. Ba, okay. Ayos na natin. Ayos na ayos. Medyo ano pa yan. Tagtag goma pa. Okay. Masarap i-drive. Then yung kanyang manibela ay parang ginaguide ka doon sa pagmamaneho mo. Parang iba yung feel niya sa ano, no? Yung sa ibang brand. Ibang. Ewan ko lang. Parang hindi ko alam kung ako lang nakakaano. Parang iba. Iba-iba nga yung feel niya. No, dito sa harapan, meron pa rito. Kita mo yung kilometer rating. Sa dashboard. Saka yung tapos, dashboard niya maganda. Aganda rin yung kanyang mga ilaw dito sa harap. Itong sa LCD monitor mo, ito na yun ah. Hindi stock yan. Pinalitan na yun. Ito na pinapalitan na. Isa rin sa nagustuhan ko sa ano, yung ang ganda ng interior nung Civic na. Napakaluwag. Saka yung daan, halos kitang-kita mo. Ang napansin ko lang, medyo malaki yung dito sa ano niya. Yung dito sa pillar niya na to. Na parang may konting ano light spot. Pumo ako, medyo nagustuhan ko rin siya. Ikaw personally, kasi mas matagal mo na siyang nagamit. Ano yung mga gusto mo asaka yung mga ayaw mo dito sa sasakyan? Una muna tayo dun sa talagang nagustuhan mo. Parang hindi dinawin ko lang. Mm-hmm. Yung gusto, okay tayo. Yung ayaw, hindi sa ayaw. Kumbaga ano lang, comment lang. Comment lang. Sa gusto, syempre unang-unang nga sabi ko sa inyo, gusto ko nung malaki yung makina. Para ano, bigay lagi yung hinihingi mo. Na power. Oo. Ano? Tapos sa power nga yun, yun yung isa sa gusto ko sa Honda Civic na 1.8S. Mm-hmm. Tapos yung interior niya, ganda. Yung feel mo na kahit biruin mo 2007 yan, pero yung pagka nakasakay ka, hindi mo isiping parang bago pa rin ah. Hindi mo isiping mura. Yung parang may worth yung ano, may worth yung sasakyan. Ganun yung ano yun. Yung pakiramdam ko sa kanya. Tapos ang gusto ko sa kanya, yung dashboard niya, yung pagkakagawa, hindi siya yung parang ano, yung maingay. Parang yun na nga, tahimik sa loob mga kaibigan. Parang fit na fit yung mga ano niya, lahat ng mga panels no, mga panel. Yung ayaw, hindi, ulitin ko, hindi nga sa ayaw, yung gas consumption. Yun lang. Kaya lang dahil nga gusto mo yung sasakyan, okay lang. Oo. So, 1.8 eh. 1.8. So, ano ba nga ba asahan mo sa 1.8? Huwag nyo i-compare syempre sa 1.3, 1.2, 1.0. Talaga mas tipid yun. Ikaw na feel mo yung okay. Yung comfort niya, hindi siya matagtag. Kahit na pinapalitan mo na siya ng mags, asaka yung malaking mags, asaka manipis na goma. Napaka ano pa rin, maganda pa rin yung shock niya. Pero ang napansin ko lang ito, lumiligo tayo. No? Medyo maliit. Medyo na. Ano ah. Maliit yung kanyang turning radius mga kaibigan. Kala ko yun yung makapansin eh. Ayan mga kaibigan. Hindi ko siyempre makikita natin dun kung ano natin. Ito. Hindi ko alam kung dahil ba naglakay ko ng gulong. Oo. Baka dahil naglakay ng gulong kaya yung turning radius niya naapektuhan. Pero nung binili mo, hindi naman ganun. Hindi ko masyadong napansin eh. Baka laki ng turning radius mga kaibigan.
Doon sa Toyota Wigo ko, isang ligo ko lang kuha na. Although maliit na mga sa Wigo. Maliit talaga naman yun. Pero isa rin sa napansin ko yung turning radius nga nito. Yeah, medyo malaki na. Tapos kahit na medyo 2007 na siya, medyo matanda na siya. Matanda na talaga, no? Maganda pa rin humandle, ano? Magandang i-grip yung manibela, maganda siyang i-maneuver. Hindi siya ano yung... Lalo kapag ano, na-drive mo siya sa highway. Yung iba kasing kotse, pakiramdam mo, yung parang ano, mabuhay, tas ang daan. Parang mabuhay. Ito parang habang bumibilis ka sa highway. Parang kapit na kapit sa daan. Parang lumalapat siya. Ganun. Yun yung pakiramdam dito. So ayan na mga kaibigan, nakita nyo na yung mga pros and cons. Yung mga gusto ni paring Seb no, dito sa kanyang sasakyan. So kung nagustuhan nyo itong video na to mga kaibigan, syempre huwag nyong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification para lagi kayong updated sa mga ganito nating mga topic mga kaibigan. Marami pa tayong mga i-interviewin na mga kasama natin sa trabaho, mga kakilala natin, iba-ibang mga sasakyan para magkaroon kayo ng idea no, sa mga... Kung nagpa-plano kayong bumili, either second hand, brand new. Ganda nang naisip mong vlog na ganito. Parang nabibigyan mo sila ng ano. Oo, siyempre. Maka-encounter kayo ng ganong mga year model, alam nyo na yung mga dadat na ninyo at saka yung mga aasahan nyo dun sa mga sasakyan na ganon. Yan mga kaibigan, una salamat kay paring Laiko sa pag-invite na ma-interview dito nga sa Honda Civic ko. Tapos, pagkatapos niya i-click yung subscribe niya, pumunta kayo sa channel ko. Hanapin niyo, Janseb lang. Okay, di ba? Hindi na ka mag-ahit. Ano ba yung mga asahan nila tungkol sa mga videos mo? More on mga tutorial yon. May mga review din akong ginagawa, pero karamihan mga tutorial. Pero kahit di kayo manonood, mag-subscribe na lang kayo. Saka hindi, may mga ano siya doon. Aasahan niyo, sa susunod na mga video niya, sasayaw daw siya. Sasayaw daw siya TikTok. Minsan, sasayaw daw siya naka two-piece. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next video. Bye-bye. Bye.